So start tayo. So hi po, live tayo sa Instagram and soon sa Facebook. Yan. Sensya na, na late kami ng live this week. Yan, medyo marami kasing nagkasakit. Yan, nagkasakit at hindi makauwi ng galing province. Yan. So pero yan, ano pa rin naman kami na once a week yan makapag-live kami. So ngayon kasi ano we are joined ano, nag-message sa akin si Jasmine dahil ano siya, nag-immersion siya before sa atin sa dito. Ano, way, way back, ano pa yon 2019 yon sabi niya. So, ngayon, ano na siya, college na siya and may requirements sila sa school. So, kaya sabi ko, sasagutin natin to during the live. Yan. So, hi, Jasmine! Hi po. Good afternoon po sa inyong lahat. Architecture student po ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, fourth year na po ako. Graduating na po sana next year. So, nandito po ako ngayon para magtanong kay Architect Xyra ng 10 questions about sa architecture. So, yun po. Ready ka na po ba, Architect Xyra? Ay, kinakabahan ako. Sana magandang mga questions ni Jasmine. Yan. At masagutan ko yan lahat. Yan. Yun po. Sige po. Sa first question po tayo. So, what is the reason for choosing architecture as your profession and your focus field of specialization as an architect? Yeah, so why architecture? Yeah. So yun, kwento ko lang before, yan, before nung bata pa ako, mga elementary yan. Sabi nga nila mag-lawyer nga daw ako kasi parati daw ako nag-reason out yan sa mga magulang ko, ganyan. Kaya sabi, niloloko nila ako mag-lawyer, ganyan. Pero nung dumating na ako na college, then mamimili na ako ng course, yan. Siguro influence na rin ng father ko kasi yung father ko is mechanical engineer. So, siguro nakikita ko sa kanya na tinatawag siya ng engineer yan. So, yung pangalan niya, may engineer sa unahan. So, then, kaya sabi ko noon, sabi ko, basta ang gusto kong kunin is yung mayroong akong name before ng ano ko, ng pangalan ko. Yan. So, nung time na namimili na ako, so, namimili, ang mga choices ko talaga is yung engineer, ganyan. Yung doctor kasi sabi ko parang masyadong matagal kaya inayawan ko. Inayawan ko 'yon yung doctor yan. Doon naman sa engineer nung kasama ko yung father ko mamili, ayaw niya ng engineering para sa akin kasi daw ano daw doon, panlalaki daw 'yun. Kaya tapos nung edi ayun, nauwi ako sa architecture kasi medyo ano rin ako eh, na discover ko din na medyo artistic din, nakakapag-drawing din ako nung favorite kong ano anime before nung high school ako. Kaya yun doon ako unang na discover na meron pala akong talent sa pag-drawing yan. So, kaya yun, first choice ko yung architecture. Bakit ang specialization ko ngayon is yung architecture design? Way back before kasi talaga nag-design ako, ang ginawa ko na talagang specialization is both na talaga, design and construction talaga. So, kinonect ko na agad talaga yung construction. Dahil gusto kong, isa din sa dream ko talaga yun na gusto ko, yung dinrowing ko, gusto kong itayo din siya, i-build din siya. Makita ko na talaga din siya in reality. Yan. Kaya nga yung isa sa tagline natin is yung turning dreams into reality. Yan. Parang ano, dream ko rin siya talaga. Kaya yun na rin yung ano ko, tagline, parang ganun. Okay, so move on tayo sa second question. So being an architect with your own firm, what are your additional studies or ano po yung mga trainings na pinursu mo pa? So yung mga inaral ko pa no, maliban dun sa ano natin, sa college degree no. Way back college ako, ano nga ako eh, inaral ko na agad yung mga AutoCAD, 3D Max, mga ganyan, Photoshop, yan. So nag-enroll ako agad sa MicroCAD, yan. So, yan yung mga ano ko. Yung, basta pag may mga summer, kasi ano eh, good thing naman, no? So, wala akong summer class. No? Parang ganun. So, hindi ko need mag-summer class. So marami akong spare time that time. So, ang ginagawa ko na lang, nag-enroll ako sa MicroCAD. Yan, during summer, ganyan. Yung mga AutoCAD, mga ganyan. Revit, ganyan. So, siguro I suggest ha, yung mga ano ngayon, ahead pa lang, yun, aralin nyo na rin siya. Yun, kunwari may spare time yes, naman kayo. Yun, aralin nyo na agad yun. Lalo na ngayon, di ba, every year nag-a-update, di ba? Merong AutoCAD 2021, AutoCAD 2022, di ba? Parang every year, di ba? Kailangan, may bago. So, aralin mo ulit yun, ganyan.
Then, ngayon naman na medyo, ano na ako, ba? Diba? So, medyo may edad na. So, may, ano na, almost magta 10 years na rin in the industry. Ang inaaral ko na lang ngayon is, ano, ang inaaral ko na is marketing. Yan. So, lalo na ngayong, ano, ngayong pandemic kasi wala nang physical office talaga. Mm-hmm. Before kasi meron akong, yun, yung na-visit ni Jasmine, may physical office. Pero this time, online na. So, yun ang inaaral ko, yung online marketing. Yeah. So, nag-enroll din ako sa mga social media classes, mga ganyan, marketing na. And then, isa ko pang gustong aralin is yung third language. Yeah. So, ito yung nasa ano ko pa to, nasa to-do list pa, mga to-do list na. Isa pang language na aralin. So, ang target ko talaga is Mandarin. Goal ko din, hopefully this year, maka-learn pa ako ng isa pang language na yan, Mandarin. Yun ang gusto ko. Okay, so sa next po tayo, ano po yung pros and cons sa current position niyo po? Pros and cons, okay. So right now kasi, iba na ulit yung strategy ko. Before kasi, from design to construction, ako nag-handle. Office talaga natin yung nag-handle. Right now kasi, ang ginagawa ko na lang is design. Pagka mga small scale, mga ganyan, mga residential, basic residential, office nag-handle. Ako talaga mismo. Pero pagka yung medyo complex na residential project, subdivision planning, mga ganyan, may partner na rin akong architect. Yan. So, partnership na, ganyan, collaboration, ginagawa ko. And then yung construction naman, may partner na rin akong engineer na siya naman talaga yung nakatutok dun sa construction. So right now, yan na yung ano ko, stage ko. So, hindi na lahat sa akin, unlike before, na talagang from start to finish, top to bottom, ako talaga nag-handle. No? So, kaya ang pros naman nun, ang pros nun, syempre, mas tutok ka. So, hindi ka masyadong, nakafocus ka kung anong gagawin mo lang, ganyan. Hindi ka distracted, ganyan. At saka, ang pros pa nun, kaya mo mag-accommodate ng mas maraming projects. Kasi nga, may mga partners ka na eh. May mga kanya-kanya nang naka-assign doon. Yes, oo, may mga collaboration na. And ang cons naman doon, sa tingin ko, ang cons doon, syempre, hindi ka na hands-on sa lahat. Kasi nga, dati hands-on ka, ikaw nagde-decide ng anong piles yan, anong color niyan, mga ganyan. Eh ngayon, hindi na ikaw talaga yung eksaktong magde-decide kasi may iba ng architect, may ibang engineer na sila na yung, kaya na rin nila mag-decide. So, yun naman yung cons. And isa pang con is syempre yung in terms of profit or yung income, syempre hati-hati na kayo. Diba? Hindi kagaya dati na sa'yo lahat talaga. Ngayon naman, syempre, a portion lang yung sa'yo, then portion sa iba naman. So, siguro yun, same lang din naman. Kasi nga, in return naman, you can get more clients naman, eh, diba? So, para sa akin, sa tingin ko ngayon, kung ano na yung setup namin ngayon is much better kesa before na ako lahat. Kasi at saka isa ding pros is sobrang stress ako before yung talagang ako nag-handle lahat. So, ngayon, medyo relax-relax na, ganyan, nakakapag-live na, diba? Nakakaganito na. So, hindi na ganun ka-stressful, ganyan. So, yun naman siya. So, next po, ano po yung views nyo about your current practice and future growth as an architect? Current goals. Yan, okay. So, current goals namin dito sa XJG ngayon is to expand more pa. So, right now kasi, accepting design and construction projects kami nationwide. So, nationwide na. Unlike before, ang kinukuha ko lang is Cavite area, yan. Yung mga malalapit lang, pag malalayo na, hindi ko na kaya yan, hindi ko na tinatanggihan ko na, ganyan. Pero right now, yan nga, since marami na tayong mga partners, may mga collaborations na tayo, kaya na natin nationwide. Yan. So,
Yung isang ang partner kong architect is mas gusto nga niya yung mga pupunta kami sa iba't ibang lugar, ganyan. Sina-sideline na rin yung gala, di ba? Ganun ginagawa na. May gala na rin. Oo, may gala. Pag magsa-site visit, di ba? Kunwari, site visit kami, yan, Pangasinan, ganyan. Pero may sisegue na kami ng ano doon, ng resort, di ba? Ganyan. And yung future goals, future goals pa is consistent pa yung learning talaga. Kasi every year, every day, ganyan, nagbabago yung market eh. Hindi na, yung market ngayon, hindi na kagaya ng market before na ano eh. Kasi nga dati may physical office ako, for example lang, no? So, may nag-walk in nung time na yon. So, ngayon, wala na mag-walk in kasi nga, wala akong physical store. So, online na lang talaga. So, continuous learning pa rin talaga. Yun yung hindi dapat mawala sa company. Yan. So, siguro yun nga. At saka yung another, mag-expand pa ako ng market. Kaya gusto kong mag-aral ng another language para yung matap ko yung other nationalities pa. Yung mga other. Kaya kailangan ko mag-aral pa ng another language. Yan. So, para magkaintindihan kami. Yeah, ganun. So, for question po, how can you ensure the quality of delivering of architectural products and services? How can you assure the quality? Yeah, magandang question yes. Yan. So, kami kasi may ano na eh, meron ng standard. Ewan ko kung ano ni Jasmine yun. Meron tayong, for example, sa design, meron tayong booklet, pero parang may libro doon na ito yung standard. So, ano na eh, from years of experience kasi, na-establish mo na kung ano ba yung dapat, di ba? So, may standard na. So, para ma-assure mo yung quality, syempre, sunod ka dun sa standard, di ba? Hindi ka na dapat lumayo dun sa standard na yun. And then, quality in terms of, for example, sa design. Para sa akin eh, ano, quality, yung masasabi mong yung design mo is kapag minimal na yung revision isa, ano, sa pagdating sa in-apply mo siya ng building permits, mga ganun. So sa akin, para sa akin ano na 'yon, achievement na 'yon kasi alam mo na yung mga setback, mga ganun, yung mga bawal, yun na yung quality sa tingin ko para sa akin. And then in terms of naman of construction, ang quality naman dun is syempre unang-una yung materials. Yan. So lalo na ako kasi meron na akong mga specific na materials na gusto na. Yung alam mo yung subok na, ganyan. Kunwari sa pipes, ito yung brand na gusto ko, ganyan. Pagdating sa mga electrical wires, ito yung brand na gusto ko, ganyan. So, dun ko makikita na, at saka syempre, dapat original yun, dapat, ano yan, standard yung mga sukat, mga ganyan. Sa tingin ko, yun yung isa ding, ano, para mabigay ko yung quality ng isang, ano, isang project. So, next, sa fifth question po, what advice can you give an architect who is about to start a firm in the context of establishing organization and managing an office? Yan, okay. So, maganda yan. Yung sa mga gustong mag-start na ng ano, kasi ano to, natutunan ko pa siya, ano, nung since, ano pa ako, kay Architect Guerrero. Yan. So, nag-seminar siya nun eh sa amin. Sa ano pa kami nun eh, parang UAPSA pa ata kami nun, ganyan. Then, ang sabi niya, ginool niya sa amin na start a small office. Sinulat ko pa yun sa notes ko yan, small office. So, syempre, ipapasa ko lang din sa inyo yung natutunan ko doon na start a small office. Yan, small office. So, based din sa ano ko, nag-start din naman ako sa bahay lang. Yan, bahay lang muna. Then after a year, yon nag-rent na ako ng office, ganyan. Pero iba na ang ano ngayon, ha? Pwede ka nang mag-office nga. Yun nga, sa bahay ulit, di ba? Balik ka ulit sa kasi nga online na lang. So, pero start a small office na talagang architect ka. Yung kagaya ng mga lawyers din, di ba? Mayroon mga sarili, may maliit silang office kahit sa bahay lang, ganyan. Na nag-a-accept sila ng mga clients, yan. I suggest yun. Yun talaga yung start nyo. And then, sunod kayo sa mga ano. Meron din kasing mga ano eh, business permit, mga ganyan. May mga DTI, BIR, ganyan. Medyo yun ang madugo. pero I suggest na ano pa rin kayo dun. Sunod kayo. Kasi ang nag-suggest naman sa akin yun yung father ko. Kasi sinabi nga,
pwede ka naman mag-practice ng walang ganun eh. Pwede naman, wala kang BIR, wala kang mga resibo, ganyan. Pwede naman, pero it sets you apart dun sa iba na walang ganun, di ba? It sets you na meron kang standards, na meron kang, eto may OR yan, meron niyang DTI, meron niyang mga BIR, ganyan. Meron kang ano eh, parang pagka may nag-ano rin sa'yo na client, na pwedeng hindi kayong fly-by-night na architect, ganyan, di ba? Hindi ikaw yung bukas, wala na, di ba? O, mga ano. Mga so, nagka-ghost. Oh, it's ano rin eh, it gives you credibility. Yeah, medyo madugo lang talaga, madugo. Lalo na habang tumatagal. Lalo na ako, 'di ba, ngayon. Yun nga, nag-aayos kami ng BIR. Medyo hindi lang siya mahirap, magastos din. Oh, kasi ang daming ano eh, lalo na pag matagal ka na, tapos every ano kasi yun may deadline. So, ang I suggest na lang doon in part na 'yon, hanap ka rin ng accountant, partner na accountant, para hindi ka na mahirapan dun sa mga yan. Kaya medyo, yun, stepping up talaga pag magkaroon ka ng small office. Okay, so sa next po, ano naman po yung mga advice na masashare mo na makatutulong sa mga new firms para, ano, to get through the growing pains sa pag-establish ka po ng architectural office. Ayan. Tsaka sa mga pag-deliver ng products, architectural products. At saka isa pa pala, pagka wala ka pa masyadong experience ganyan, get a mentor. Lalo na ngayon sa akin ano nagsistart ako kaya nag-employee din muna talaga ako eh, kasi nga kailangan makakuha ka ng experience eh. So para alam mo yung gagawin mo, 'di ba? So ganun siya. So nag-ano rin talaga ako bago ako mag-start ng small office. Nag-apprentice ako talaga. Then yun, get a very good mentor. And then pagka ano ka na, sali ka sa mga UAP, United Architects of the Philippines, mga groups, mga ganyan, para makakapagtanong-tanong ka, ganyan. Kasi nga ano eh, nung time ko noon, wala ako masyadong matanungan eh. Kasi ano eh, kaya kailangan mag-ano ka, magsali ka sa mga groups para magkaroon ka ng mga friends din ng mga architects, mga ganun. So ayan, isa din yun sa suggestion ko din, para magkaroon ka din ng mga collaborations, mga ganyan. And continuous learning din talaga, continuous learning. Yun ang wag mawawala talaga. And yun, ano, yun yung nawala sa akin nung ano, kasi naging busy nga ako sa design and construction. So, na-stop ako dun sa continuous learning. Kaya ano, nahirapan ako nung time na yun. Kaya ngayong pandemic yun, nagkaroon ako ng time mag-learn ulit. Yan, itong pandemic. Kaya yun, nag-switch ako agad sa online. Okay, so ano naman po yung ano, thoughts and opinion nyo tungkol sa advertising the delivery architectural product and services vis-a-vis the architectural code of ethics? Yan, so ito controversial na ano natin to, no? Yun nga, based kasi nga sa code of ethics is parang bawal, diba? So bawal. Pero para sa akin na, kasi ginagawa ko siya, nag-advertise ako eh. Nag-advertise ako talaga. Kagaya na to, yan, mga live, mga ganyan. So, at saka yung, ever since talaga na may office ako ganyan, nagamit ako ng marketing, yan, marketing strategies. And then, in terms of that naman, code of ethics, siguro ano lang, not to the point na, lalo na yung mga ano, billboards, yan. May mga bawal eh, bawal ka sa billboards. Yun naman, hindi ko ginagawa yun. So may, may mga certain ano lang na bawal. Yun, billboards, alam ko bawal. Kasi may kilala na ako na pinagbawalan, na dapat magbibillboard siya, na pinagbawalan siya. So yun, billboard bawal yan. Yung mag-promote ka din ng products, kunwari, eto, ano, bibili ako ng gantong brand ng pipes, mga ganyan. Alam ko, bawal din yun, yung mga ganun. So, may mga ano lang eh, siguro yung pinaka-specific na bawal. Pero yung magkaroon ka ng, ano, sarili mong website, sarili mong Facebook page, mga ganyan. Sa tingin ko naman, allowed naman kasi ako naka ilang years na rin yung Facebook page ko. So, allowed, sa tingin ko naman, allowed siya.
Then mag-promote ka rin sa sarili mong Facebook, yun. Allowed din naman, 'di ba? So share ka doon ng ano. Siguro 'yun lang. Siguro sa TV din siguro baka bawal ganun mag-commercial, mga ganyan, 'di ba? Ganun. Siguro mga ganun lang. So next po, ano naman po yung thoughts and opinion nyo about the architect's acceptance of commission or referral fees from the contractors or suppliers? Okay. Sa akin naman, yung commission, ano kasi siya eh, depende sa ano nyo yun eh. Depende sa contract nyo or sa usapan nyo. Paano ba siya? So, ano eh, kunyari, on my part na lang ah. Pag, kasi since ako nga, hindi meron na rin akong partners na mga engineers. Ganyan. Sa client, nagbibigay ako sa kanila ng ano, ng options. Ganyan. So, nasa sa kanila pa rin na kung gusto nila dito sa ire-recommend ko or papakita ko sa kanila na proposal, magsisend ng proposal sa kanila. And then, ang pipili pa rin talaga nun is yung owners. Diba? So, ang ano nun, yung mga commissions, nasa, ano na yun eh, internal agreement na nung, ano, kung magbibigay siya ng, or i-discount na lang niya dun sa client. Kasi diba may ganun yun eh. Pwedeng i-discount na lang sa client, or, kasi ang ginagawa ko kasi, ihiwalay na yung akin. For example, yung design ko, design fee, is hiwalay. Yan. So, hindi siya, kasama, yan. Unlike siguro sa iba, baka yung iba kasi ang contract nila is magkasama. Pagka magkasama sa construction, syempre, mayroon part doon yung architect. Diba? Ganon. So, baka namimiss ano lang na commission siya, eh, pero hindi naman. Part siya ng design pa rin, nung professional fee ni architect. Ganyan. So, it differs talaga doon sa ano, sa usapan na. Ganyan. Kung ano yung ano nyo. Pero sa, para sa akin, para hiwalay siya, hinihiwalay ko talaga. Kunwari, design fee is ito. And then yung construction fee is ito naman sa engineer. So, second to the last question po. Ano po yung ibang ethical issues na na-encounter nyo? Tsaka, paano nyo po ina-address yung issue na yun? Ethical issue in terms of sa mga engineers? Baka maganda ba yun? Sa mga delivery of architectural product and services po. Ah, okay. For me, mga ano, mga ang nangyayari kasi na mga problem, ganyan, is in terms of sa client naman, sa client, pagka ano, yung mahirap maningil minsan sa last pay, yun, sa last pay, yan, yun sa pinaka-last na. Kaya diba minsan may down payment, tapos may balance. So yung balance, minsan, depende rin sa ano, syempre sa client. May mga client na mahirap maningil ng balance. Yeah. So, siguro yun, isa yun sa problem. And then, doon nagkakaaway-away. Yan. Nagkakaroon na ng mas understanding. Minsan kasi, may mga client na hindi na nila kailangan. Diba, kunwari, nagpa-drawing sila. Tapos, at the end, syempre, di nila alam na hindi na pala nila itutuloy, mga ganyan. So, hindi na nila kailangan yung pinaka-drawing. So, they opted na wag na magbayad nung balance, magay diba, eh may contract kayo, 'di ba? Paano 'yun? Yes. So, ang ginagawa noon, yung ibang client, yung ibang client, mag-aano sila, parang sasabihin nila na mali yung ginagawa mo, delay ka, blah blah blah, mga ganun. So, iaano kanila, magsasabi sila ng mga negative para parang umiwas doon sa last pay, mga ganun. Yan. Hindi naman lahat, no? So, hindi sa lahat. Pero marami na ako na-encounter na ganun. So, kaya pag ganyan, ang duda ko na dun, hindi na nila kasi need yung plans. Kaya nag-ano na sila. Eh, syempre, they need to pay pa rin naman, di ba? Kasi nga contract. Pero, para sa akin, pwede naman nilang sabihin diretso. Kunyari, hindi na kasi namin itutuloy, ganyan, pwede ba hanggang dito na lang tayo, ganyan. Kasi meron naman siyang breakdown. Kung ano na lang yung nagawa, edi hanggang doon na lang yung payment. Pwede naman. Para sa akin. Wag na lang silang mag, ano pa, di ba? May mga ganyan, mag-skandalo, ganyan. Oo, kasi may nangyari na sa akin yan before, way, ano pa, matagal na yung mga, nag-start pa lang ako noon, yung mag-post pa siya sa Facebook, ganyan.
para lang makaiwas dun sa last pay. Ayan. Pero yung time na yon, hiningi ako na lang. Oo, hiningi ako na lang. Sige na, sa'yo na yan. Huwag mo nang bayaran. Pero binigay ko pa rin ng buo sa kanya yung plano. Kaya parang ganyan. Oh, yung rin plano. Oo. Kaya maganda, kaya yung sa mga nag-i-start, kasi bata pa lang din ako, kasi sasabihin nila, bata ka pa, ganyan-ganyan. So may mga ano talaga, may magta-take advantage. May magta-take advantage sa'yo. Saka lalo na kung wala kang mentor, magkakaroon ka ng wrong choices, wrong decisions, ganyan. Kaya maganda, may nag-evaluate din sa mga decisions mo. May napagtatanong ka, o tama ba itong i-decide kong to, ganyan. Kasi once na magkamali ka ng decision, kunwari kagaya nun, kung inilaban ko pa yon, kunwari kasi may balance pa siya, diba? Tapos nakipag-away pa ako sa Facebook, blah, 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 ganyan, diba? Alam mo yun, parang let it go na lang, ganyan. Natuto na ako ng gano'n na... pero sa susunod kong mga projects, syempre, iniwasa ko na yung ganun. Kasi talagang nagpa-progress ako. Pagka hindi mo to nasunod, hindi ko ibibigay yung last na mga deliverables, di ba? Parang yun na yung ano ko. Natuto na, yun. Ano na lang siya. Learn from experience na nga. Parang yun na yung ano mo, yung... inaaral mo na yon, parang inaaral mo na lang, binayad mo na lang sa kanya para matuto ka. Yun? Ganun siya. Ayun po, sa ethical issues naman po about sa mga kapwa-engineer, ganun po. Meron po ba kayong na-encounter? Sa mga engineers naman, wala naman masyado. Pero siguro sa akin, it takes time and years din para mahanap mo yung talagang partner mo. Kasi before, nagkaroon na rin ako ng mga engineers, mga ganyan, pero hindi ganun naging okay yung samahan, ganyan. Pati naman sa mga workers, sa mga foreman, ganyan. Syempre, marami na rin dadaan sa yung mga foreman, ganyan. Hanggang sa makikita mo na lang din ngayon, yan kagaya ngayon sa akin, kung sino talaga yung kayo, yung jive kayo, diba? Yung parang magkasundo kayo, ganyan. It takes time and years and experience din, and sa pagsasama nyo na malaman mo na, okay pala kami. Ito, kami pala, okay yung samahan namin, marami kami nakuha projects, ganyan. So, yun yung din, sa mga engineers naman, sa mga, So, kaya sa akin, syempre, aalagaan nyo na yun. So, honest lang talaga yun, yung, way back ba ang practice ko rin talaga kasi pagka sinabi kong eto kunwari yung presyo, eto yung kanya, eto yung sa akin, ganyan, tutuparin mo yun. Kasi once na makulang ka na dyan, maano ka dyan, kahit sa mga pasahod mo sa tao, madelay ka lang, mga ganyan. Ano mo na yun credibility mo na yun. So, wag mo yung sisirain. Yan. So, kaya nga yung, basta mapasahod ka lang sa kanila, meron sila. Yan. Saka na ikaw, yan. At least, wala kang utang sa kanila. Parang ganun, di ba? Siyempre, parang utang mo yun sa kanila, di ba? So, ayun, wag ka masisira sa mga ganun. Okay, so for the last question po, what do you think are the top 3 issues and challenges regarding sa delivery of architectural products and services? Hindi ko masyadong, in terms of, paano yun? In terms of saan siya? Regarding po sa architectural product and services, render of professional services. Deliverables. Kasi pag ako kasi, may fix na kasi ako kunwari, kailangan mo ng blueprint, ito yung package ko, ganyan. Pag kailangan mo naman ng perspective lang, ito yung naman yung package ko, ito yung deliverables, ganun. Pag kailangan mo ng construction, ito naman siya. So, naka-itemize naman siya, ganyan. So, kailangan talaga lang naka-detailed, naka-itemize, ganyan. Yung lahat ng usapan nyo. And then, lalo na pagka mga, lahat naman dapat may contract kayo dapat. Naka-contract kayo din, naka-notary siya dapat. Naka-pirmado ni client, pirmado mo, tapos naka-notarize. Yan. Para safe kayo parehas. At meron kayong babalikan na contract na pagka sa huli medyo kayo nagkaroon na ng misunderstanding. So yun lang po yung 10 questions na inihanda po namin para sa audience. So yun po, salamat po Architect Xyra sa pagsagot po. Hopefully na
nasagot po talaga lahat ng questions, I guess. Nasagot naman lahat. So, thank you po ulit, Architect Xyra. Wow, yan. So, pagpawisan ako sa mga tanong ni Jasmine. Medyo madugo po ng konti. Ikaw ba nag-isip niya mga questions na yan? Ikaw? Yung architect po na professor namin. Ah, so ano na, fix na talaga. Ano na talaga? Opo. Fix, okay. Talagang ano pala. Medyo detailed po. Oo, yan. So, yan. Thank you so much, Jasmine. Saka yung ano natin, sa mga nanonood sa Instagram. Yan. And then, yan, thank you po sa inyo. Yan. Sa, at soon, ipopost na lang namin to sa Facebook. Yan. Thank you so much. Bye.